suntok para sa suntok. At eto na, syempre, pickings na para sa ating Cerebrum Pro laban sa PPG. Among the planes exists the equilibrium, which I was made for. Pinanangado ng ating Eve. When you gaze into the abyss, the abyss gazes back. At ito, first pick para sa Cerebrum, may na nga Matilda agad para sa ating Cerebrum. At ito, first two picks para sa ating PPG Esports. Ayun na nga, Ling at Benedetta para sa ating PPG Esports. I see lots of prey. Roger para sa ating Cerebrum Pro. Siyempre, third pick pa para sa ating Cerebrum Pro. Yun, Hayabusa para sa ating Cerebrum. At ito, third pick para sa ating PPG Esports. My kiss grants you immortality or death. Alice para sa ating Alice para sa ating third pick at syempre last band para sa ating both teams. Welcome to the greatest magic show of all time. Flea Harley ang binan nga dito ng ating PPG. Ito last band para sa ating Cerebrum Pro. Wipe out all the injustice in the world. Ayun na nga, fourth pick para sa ating PPG. Johead para sa ating PPG Esports. At ito, syempre, last two picks para sa ating Cerebrum Pro. Ayun na nga, syempre, Ruby at Kagura para sa ating Cerebrum Pro. At ito, last pick para sa ating PPG Esports. At ito, last pick. Oy, Nana para sa ating PPG Esports. At ito mukhang kompleto na ang ating both team. Simulan na natin in 3, 2, 1. Let's go! Welcome to Mobile Legends! At ito na, pause muna tayo.
At ayun nga, ipakita nila muna ang ating mga cellphones. At ayun nga, mukhang okay na. At eto na, Yaku, let's get back into the game! At syempre, eto na nga ang ating last game sa Cerebrum Pro laban sa PPG Esports Game number 3. At syempre, bago mag-umpisa ang ating laban, pakilala muna natin ang ating home team. Syempre, para sa ating Cerebrum Pro, D-Gems, para sa Matilda, King Gems, para sa ating Roger, Andre Gems, para sa ating Hayabusa, Tengsi Gems para sa Ruby and Zach Gems para sa Kagura. At syempre para sa ating PPG Esports, Kyoya Grand 2 para sa ating Benedetta, Kyoya Aji para sa ating Link, Kev Spons para sa ating Alice, Yoshmu para sa ating JH, at Nico Kid para sa ating Nana, and First Blood para sa ating Cerebrum Pro. Grabe naman ang First Blood kagad dito ang ating tropa. Pero Yoshno nga yung na-first blood doon. Pero eto, tingnan natin sa ating middle lane. Nico Kid para sa ating Nana. Kalaban nga dito, sparing Kagura sa ating bottom lane naman. Siyempre, Hayabusa laban kay paring Alice sa top lane naman. Siyempre, Benedetta laban sa ating tropang si Ruby. Pero eto na, Andre Gems dito, delikado sa kanyang buhay. And he will fall down. Sabay a flowing blood, palayo nga dito ang ating Kev. Syempre, one all kagad tayo sa ating kill total. Sa ating goal difference, syempre, pantayan pa rin tayo. Pero yun na nga, sa ating top lane, kinuha na nga yung gold grab dito ni parang Kuya Aji. At syempre, nagnakaw pa nga ng farming dito ang ating tropa. Pero syempre, 1 minute and 47 seconds. At eto na, mukhang Kagura dito, delikado. Pero Kuya Aji, nako po, aper pa nga doon sa ating bato. Pero ito, hindi nga siya tatamaan doon ng ating payong. Sa may sticker pa nga sa ating mga tropa. Pero ito na, tignan natin ang ating turtle. Sino kaya makakuha? Pero ito na, parang Nana. Kinuha na nga dito ang ating Pokemon. Pero ito na, Kuya Ajik. Kinuha mo na gold grab dito. Pero yung first turtle ata natin, makukuha ba ng ating PPG? Let's see. Nakapasin makuha. At nakuha nga ni paring Yoshnu. Grabe naman yung tropa dito. Pero eto na, King Gems. Pumasok na nga dito sa ating mga tropa. Kevs Bloods dito, delikado. Pero wala pang gaano kasakitan doon si paring King Gems. Pero Koya Gransu, tingnan natin makakadali ba sa ating top lane. Pero King Gems nandito na, delikado ang ating tropang si Kevs. Pero yun na nga, nakita na nga doon, lumabas doon, parang King. Pero eto, D-Gems, papasukin ba nila? Pero eto, flame shot ng sagot naman doon ni parang Nicole Kid. Kaya mapapa-atlas ang ating Cerebrum Pro. At eto, Kev's Bones dito. Ginamit na ang kanyang flowing blood palayo. Pero hahabulin siya dito ni parang D-Gems. Circling Eagle ba yun dito ba? Pero hindi. Eto na, Yaku. Delikado nga siya dito sa ating flowing blood. Pero eto na ang ating Little Wanderer, makukuha na ng ating King Gems. Pero gold grab dito, kanukuha na nga ni Koya Aji. Pero syempre, atrasan muna at disiplina muna tayo sa ating bakbakan. Pero eto, syempre, Koya Aji dito, syempre, gamit na nga ang kanyang gamit na ang kanyang ring dito. Siyempre, isang comfort hero niya nga ito. Pero, Clock of Destiny, binuna nga dito ni parang Kev. Pero, Yoshi dito ay nahabot si parang DJ. Thanks to Gems dito, nakita na nga si parang Gransu dito sa ating Yoshi. Pero, eto na, nahina nga si Koya Gransu. Tingnan natin, madadali ba siya? And dali na nga yun. Okay, sack Gems. Pero, eto, Kev Bonds. Nandito na sa ating bottom lane. Tignan natin, Blood at Ready. Pero, yes, eto, Flowing Blood. Palayo naman ang gagawin doon. DJ, nandun na nga. Pero syempre, tamang farming lang talaga dito si paring Aji. Yes, ako mga katambay. Ito nga, pumasok na rito mga katambay ang ating Bling. Pero wala siyang papala dyan mga kaibigan. Daldalawang miyembro nga nandito mula sa ating Cerebro Pro na kadepensa mga katambay. Pero ito, Yoshino rito sa kanyang Johead. Papasok pa kasama niya, Granzo mga katambay. Pero grabe, apat na miyembro ng ating Cerebro nandito. Magkakabakbakan yata dito sa ating third team mga katambay. Pero Granzo, didepensa sa kanilang tier 1 turret dito. Tala naman ang ating Cerebrum, mukhang balak ng formahan ang ating turtle dito. Nako, Yoshino, Dricado, matakbo dito.
Immortal Kid mga katambay sa kanya. Na 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 ay papasok pa rin mga kaibigan. Pero eto Roger na nga mga binabalata ang ating Joy delikado rito. Joy plus 8 turtle para sa side ng ating Cerebro. Sergeant Eagle ginamit pa rito, double kill mga kaibigan. Ito pa ang ating Lingin kakatakuan mga kaibigan. Nahahabulin niya ng ating Roger. Ginamit na rito mga kaibigan na kanyang shotgun na mala machine gun. Ako tatakbo nga dyan ang ating Link. 4-1 po score lane natin dito at maaga ang 2,000 kalabangan sa ginto ng ating Cerebro Pro plus the chance to take down this tier 1 turret sa ating top lane mga katambay. Grabe, early objective dito si ating King Gems. Grabe with a 0-0-0-0-0-2 KDA ako si parang yes. King Gems dito. Pero eto Nicole Kid dinahabol nga dito ni parang G Gems. Pero sa bottom lane naku po makakabasag pa ang ating PPG. Pero eto na mukhang makakabasag nga sila dito. Yaku, kalahati na buhay ng ating Tore. At soup na basag niya para sa ating PPG. Pero eto, thanks si Gems, delikado nga dito. Pero Kevbox, lumayo na nga. Pero eto, ang sakit niya ako nung tayo. Pero walang mamamatay dyan mga kaibigan. Narito na yung flame shot sa mukha. Baksak dito ang ating Nana mga kaibigan. Grabe naman galawan dito mga katambay na ating sack gems. Ito pa di gems mga katambay. Yoshino rito hinahabol kapirasong konti. At sabay basag pa ng tier 1 turret dito. Grabe with that objective taking na ginagawa rito ng ating Cerebro Pro. Tier 2 turret delikado pa nga buhay rito. Dahil apat na membro nandito pa rin para bumasag mga kaibigan. Kakagura natin mga kaibigan. Clearing minion waves. Tako grabe. What an early objective dito para sa side ng ating Cerebro Pro. Mga self-chips, grabe. Sa may end naman, may bawi naman dito. Palit ang bigas lang gusto mangyari ng ating PPG. Basag na dito, tier 1 turret sa ating something. Pero nandito mga Roger, apat na member na dito para defense sa mga tambay. Mukhang magkakatakbuhan, magkakahabulan ba? Pero hindi magkakakitaan, dalawang pangkunan. Samantala, DJM dito nakapwesto. Patid niya ang ating Benedetta. Problem activated. Tagura, payong binitawan na. Aray, medyo masakit dyan. Pero tank pala yun, so hindi kapawag dyan. At ito na siyempre sa ating middle lane, magkakadali ang ba dito? Pero siyempre tamang depensa lang ang gagawin ni parang Grants dito sa ating top lane kasama pa si parang Kev Bonds. Pero si parang Link kumukuha muna ng ating Gold Crab, Lightning Transient. Pinunguna nga doon ni parang Zack Gems, pero yung turtle natin kinukuha na ni parang King. Pero Grants dito inahabol na nga ng mga tropa at mukhang easy turtle na nga to para sa ating Cerebro Pro. Yes, grabe ako. Napakalikot dito ng ating dalawang kupunan sa buong mapa. Talagang ikutan na ikutan. Gamit na gamit ang bawat isang tiles dito sa ating mapa mga katambay. Pero eto nga ang ating Yoshino rito. Nangungod sa pirasong konti. Silking Eagle ginamit sa kanya. Walang bawas yan mga katambay. Magkakatakbuhan ba? Gawin niya tablo ba? Ito mangyari ng ating Cerebro mga katambay. Papasok dito ang ating Roger. Pero ito, solo na activating once again mga katambay. Grabe naman pasukan niyan mga katambay. Ginawa rito ng ating Ruby, medyo delikado siya dito. Ejector and Ruby will fall down. Grabe, halos all ultis are committed doon para lang mapatay ang isang Ruby mga katambay. Pero eto pa nga daw miembro ng ating Cerebrum dito. Kagura pa yung bibitawan ba, pero hindi pa makabihan. Takbuhan po na yata rito ang ating Cerebrum Pro. Tama, trito tayo sa ating Tore. Siyempre, lamang ng 2,000 nga dito ang ating Cerebrum Pro. Shadow kill, ginamit nga doon to clear the lanes dito sa ating middle lane. Pero eto, paring D-Gems delikado. Eto na blood out ready. Pero ayun, in-inject. Inject for pa nga doon. Circling Eagle. Mga katambay, grabe. Ilang ligaw ang ginawa nun. Pero still, D-Gems will fall down mga katambay. Grabe naman, ginagawa ng ating Cerebrum. Same thing sa ating PPG. Napakahigpit talaga ng laban itong ating dalawang kupunan. Pinapakita lang nila kung ano nga ba ang caliber ng mga players na naglalaro dito sa ating liga. Talaga naman butas ng sinulit ang dapat mong suotan para lang maging matagumpay ka in a 2-0 run. Pero dito nga mga katambay, all one tayo sa ating serye. Sino man ang mananalo rito ay makakakuha ng 2 puntos at syempre isang puntos naman para sa ating losing team. Grabe ang sakit ng bawas ng ano Roger ah. Pero same thing din naman mga katambay dito nga sa ating Nana. Medyo bumabaon ang kanyang boomerang mga katambay. Pero eto nga, solve bomb dito sa ating minion blades to clear. Pero eto na ang ating Nana rito with that ulti. Grabe, hindi kayo makakabasag, sabi ni Nicole Kid. Nako. Nako, pero eto na yung Lord. Siyempre, boy na D-Gems delikado ejector. Pero ma... Kukon pa nga yun ng ating Matilda Airlines. Pero 5-3-5-4 na tayo sa ating kill totals. Dali nga dun sa ating bottom lane si parang Andre Gems.
At ito na ang ating PPG. Tignan natin kung ano mangyayari. At ito na nga ang ating Lord. Kinukuha na ng ating PPG. Pero syempre mukhang iniikot lang at pinupok nga lang yun. Grabe ako, ang likod ng bakbakan natin dito. All across the map, mga katambay, talagang takbuhan ng dalawang kunan. Pero eto na nga, nakapwesto rito. PPG, mga kabigan, eject. Aabutan ba ang map shield? Pero hindi siya aabutan dyan. Magkakatakbuhan lang. Link natin dito, tamang akit bahay na mga kaibigan. Pero tatlong miyembro, nakapensa rito. Kuha red pa ang ating Roger. And tingin ko, Yako, ready na Roger dito para makapagpalitan bigkas, mga katambay. Eto na, mukhang magkakakuha na ng Lord dito. Blue buff, iintayin pa ba? Pero syempre, hindi na. Talon na nga rito ng ating Roger, mga katambay. Pero tatlong miyembro rito, Yako. Kanina pa sila nandiyan, PPG. Hindi sila nakakapag-farm dito. Medyo nasa mali yata ang formahang nagaganap dito. Kanina pa nila binabatayan, Lord. Samantala, si Cerebrum tuloy sa pagpa-farm. Na paano tayo dyan, Sir Chip? Na ako, medyo nasa mali yata. Pero eto na nga ang ating Kebs dito. Mukhang nakatunog na. At mukhang magpa-farm na rin siya. Same thing sa ginagawa nating Aji, mga katambay. Making sure na lamang nga sila dito. Nako! Hoy! Renzo dito. Pero magagamit niya nga ang batas ng katana doon. Yes, pero eto, Yako. At tuloy pa rin sa pagpa-farm dito ang ating Roger. Samantala, Link is doing well naman din, mga katambay, sa kanyang farming dito habang nagpo-formahan nga the rest of the gang dito sa ating Lord Pit. Samantala, Kebs dito, mga katambay, middle lane, kinukuha niya lahat ng minions dyan. Same thing dito sa dalawang membro ng ating Cerebrum. Balak yata sa medyo dito sa bottom lane, mga katambay. Lord natin, kukunin na ba? Kailangan nila mag-TP dyan, mga katambay. Medyo delikado yan. Alis dito, pauwi na. Pero ikinancel niya pa dahil nga Benedetta nandito na sa pasok nila. Aji dito, mga katambay, tingin natin kung makakocorder siya dito. Pero syempre, with that fast hands, mga katambay, I'm pretty sure makakatakas dyan. Aji rito, mga katambay, mid lane naman yata. So may punta nga rito sa kanyang blue buff, making sure na makukuha niyan. Mahirap na maagawan ng blue buff ang isang Link. Tama, pero eto na sila, parang King Jam, sinisimulan na nga dito ang ating Lord. Tignan natin, pero parang Aji nandito na. Tignan natin, madadali ba King D-Gems dito? Kalahati ng buhay ng ating Lord, pero nag-overcommit si parang Yosh na doon. Pero mahabol ba siya? Pero eto, ejector ready. Pero eto, makakatakas pa nga. Pero eto, unstoppable Lord dito, madadali. Nako po, dito sa ating template update, mga katambay, pero walang tatamaan dyan, magkakailagan lang. Grabe ang galawan ng ating PPG, mga katambay. Nako, si Kamanso! Delikado, pero eto, shadow kill! Mag-comunic na, mga kaibigan, at magkagana na ang passive ng ating na-na-na-na. Pero eto, makukuha na nga ng Lord dito ang ating Cerebrum Pro. Let's see kung makukuha na nga ito safely. Pero nandito si paring Koya Aji, pero yun nga, nakuha na ng ating Cerebrum Pro ang ating Lord. Yes, pero eto, delikado yata rito buhay ng ating Matilda. But Roger is there. Saan po tayo sa chip? Mukhang delikado buhay ng Aji rito. Pero may backup ba? Yes, may backup yan. Medyo malayo nga lang. Sack gems dito. Balak yata i-burst down ng ating Aji. Spotted siya rito. Tatakbo lang siya. Samantala, Johit natin. Papasukin siya. Nakita nga kagura dumakit niya. Pero magkakatakbuhan lang yan. Hindi man magkakapatayin yan. Yes, at ito na nga ang ating Lord sa ating bottom lane. Let's see kung ano mangyayari ng depensa ang gagawin dito ng ating PPG o tatapusin na ba to ng ating Cerebrum Pro. Dominant yes. Size, binung na nga dito ni paring Yoshnu, pero flame shot ang sagot doon ni paring Nicole Kid, pero hindi tatama. At ito, Soul Bloom ready para kay paring D-Gems. Pero ito na si paring Kev, nakita nga dito ang ating tropa, pero aatras lang yan. Pero ito na nga si paring Aji, ginamit na sa Heavens of Blade para makatawa sa kamatayan. Pero yung bottom lane, tignan natin, mapapasag pa ng ating Lord o matutunaw na ba ang ating Lord doon? Yes. At tunaw na nga yun, Yako, delikado ang ating PPG dito. Unstoppable force, sabay dive in ng ating Nexus. And so, Aji is down. Yes, pero ito, mga basic pa mga tambay rito ang ating Cerebrum. Middle lane, naubusan ng minion dito, mga katambay. Two man down tayo sa ating PPG 5v3 situation. Tignan natin kung paano de-defensa. Papasok na ba rito? Blowing God. God on, ginamit na. Silking Eagle has been casted, mga katambay. Pero grabe, medyo matigas na rito. Pero eto, nangangate, mga katambay. Winter Dragon ginamit sa kanya. And Godlike, killing streak para sa ating Kagura, mga katambay. Grabe, two man down ang ating PPG.
Pero mabubuhay na ang ating Aji mga katambay in matter of 7 seconds dito. Pero eto may mabibutas pa ba? Nakahila pa nga rito mga katambay. Nako! Kumana na passive ng ating Alice. Middle lane, babasagin na rin ba? This will be a 5v4 situation in favor natin sa Cerebro. Medyo trikado, pasag na ba rito? Yes, papapak na immortality dyan. Pero tamang pasag na mga katambay. Saan po tayo sa game? Medyo trikado. At rasan naman dito ang ating TCG. Grabe ang sustain ng isang Ruby na puno buhay niya. Ganun-ganun lang mga katambay. Talaga namang napakalupit ng ating nasasaksiyang pakpakan. At ito sa ating middle lane ng ating TCG Esports. Tignan natin. At mukhang dehado na nga sila dito sa ating bakbakan. Dahil 80 seconds away para sa ating Lord at tamang clearing of lanes lang ang gagawin dito at tamang defense ang marino lang ang gagawin ng PPG habang ang Cerebrum Pro makaka-farm Yaku ng free na free. Yes, nako, eto nga Yaku 67 seconds away para lumabas dito ang ating Lord mga katambay. And I'm pretty sure Cerebrum eto na lang hinihintay. Although Yaku, meron naman sila ritong palag in terms of late game dito. As you can see, Kev with this Alice. Although 2-1-1 na kumana ng ADA dito. So I'm pretty sure Yaku kaya-kaya pang pumalag ng ating PPG. The problem is si Sack James Yaku with a godlike killing streak sa kanyang Kagura. As you can see with 7 kills, 0 death and 1 assist. I'm pretty sure nako Kagura do has the means to burst down Alice dito ni Kebs. Bawal ka yung tikit-tikit dyan Yaku. Nako. With that payong, pero syempre eto na 20 seconds away para sa ating Lord. Tamang zoning nga lang dito sa parang Yosh 2. Tignan natin kung ano mangyayari dahil sa parang Grand Song gusto nila pasukin. Pero ay parang Yosh dito nakita pala. Pero eto na ang ating Pokemon nilagay na nga doon ni parang Nicole Kid. At atrasan na naman. Pero parang Kevs dito na sa ating top lane. Naku po, makakabasag pa. Delikado dito Yaku. Ang ating Shadow kill, pero may winter traction para makasalipod na mga katambay. Sabay flowing blood dito, pero mamamatay din siya. Ito pa, isaling natin, depth of play, ginamit na mga katambay. Makakatakbo ba? Immortality has been pop mga kaibigan, pero ito akit pa, higang napakabilis ng kamay. Makakatakbo nga dyan ang ating Aji. Nako po, delikado ang ating PPJ. Yes. Pero ito Yaku, the Lord is up for the grab. Nakaporma na kagad dito ang ating Roger mga kabihan. Together nga ng ating Matilda, Ruby is here. Together ng ating Kagura. Tignan natin kung magkaka-challenge pa. Dahil kung magka-challenge nila ito, medyo delikado. Top lane nila, pinupas ng ating Hayabusa mga katambay. So ilan na magka-challenge sa kanila. Nako, mukhang tatapusin na mga katambay. 16 seconds away para mabuhay ang ating Alice. At ito na, yung base niya, binabasag na. Binabasag na yung base mga katambay. Mukhang hindi na aabot. Ito na nga ang Hayabusa, naka-tower lock. And there you go na yata. Pero nako natin ang pakapirasong konti. And there you go. Cerebrum will take game number 3. Victory! Sabi mga kaibigan, pinakita rito na ating Cerebrum Pro. Nako, napakalupit na galawan nun mula sa ating Hayabusa. Talaga na mga ninjang-ninja ang galawan.